another special vlog dahil special ang ating motor today. Ngayon ko lang nalaman at ito gamit na natin na meron na rin pala silang scooter. So bukod sa scooter, I believe meron din silang ibang klaseng mga motor. Going back to what we have now, this is the TVS N-Torque 125. So sa pangalan pa lang, alam na natin 125cc itong scooter na to. And gusto ko lang i-share sa inyo kung ano nga bang special sa motor na gamit natin on this vlog. Unang-una guys, a little facts about TVS. TVS actually is an acronym sa pangalan ng founder ng TVS Motor. Medyo mahirap sabihin yung pangalan niya guys. Ang haba kasi, and I'm not sure if I can say it right, pero yung S sa TVS is Sundram. So sa name itself pa lang, 'di ba? Alam na alam niyo nang Indian siya. Sundram. And because it's an Indian name, yun ay dahil itong TVS Motor is an Indian-based company. Anyway, noong una nila sinabi na baka gusto ko itong mahiram, gusto kong i-review, syempre umuo agad ako. Ito nga palang N-Torque guys, ang tawag nila talaga dito ay the first sport smart scooter. Bakit naman sport? Kasi bukod daw sa racing tuned itong motor na to, fuel injected at iba pang specs na meron dito sa motor na to, alam nyo ba na napaka high tech ng display nito? Meron nitong connection sa cellphone nyo through Bluetooth connection. And itong Bluetooth connection guys, pwede nyo makita yung caller ID or yung pangalan nung tumatawag sa cellphone nyo. So di ba napakagandang feature nun para sa scooter na ganito. Bukod guys sa caller ID, of course marami pa kayong pwedeng i-tweak dito sa display na to. Alam nyo, isa doon ay yung 3 display modes na meron siya. Meron siyang sport mode, street mode, at display stats mode. At yung display stats na yun guys, pwede nyo siyang i-share directly sa mga social media apps nyo. So yung app ni N-Torque 125, pwedeng-pwede nyo siyang i-sync sa mga social media apps nyo like Facebook. Para direct nyo nang ma-share yung mga riding experience na meron kayo with this motorcycle. May mga nabasa rin ako tungkol sa motor na to. Balita ako 95 km per hour ang maximum speed niya. Not bad, di ba? For a 125cc na bike. Bukod doon, in 0 to 90 second, makakatakbo ka na daw ng 60 km per hour. So, para na rin yung sinasabi na ang powerful nitong small bike na to. A few moments later. So, mga ka-techie, continue na natin yung ating vlog kanina. Bubaya tayo sa motor, pero ito siya. At ipapakita ko sa inyo yung smart connection niya or smartphone connection sinasabi ko. So, of course, guys, kaya natin i-download yung app, which I already did before this. Yan o, TVS Connect. And sinetup ko na rin siya. Nilagay ko yung account ko. I filled up the infos na kailangan. And ayan na siya. So ito yung main page niya. After mo ma-fill up yung mga details. And then after mo i-log in. So ngayon, i-on naman natin yung motor. Kasi of course, we need to turn it on para makapag-connect tayo. Ayun yung mga display or yung mga info sa makikita mo. Kita nyo naman guys, ang cute, di ba? Naka-street mode display tayo ngayon. And nakita nyo yung pangalan ko, di ba? Hello, Julie and Tolentino. Buo talaga. So, initially, ayun yung mga makikita nyo. Trip, auto, oras, yung speed, yung gasolina, and temperature. And ngayon, lumalabas na naka-eco power siya. Pero pag tumatakbo, nagiging orange siya eh. So, I think it's an automatic feature. And of course, N-Torque we have here. So, I turned on the motorcycle. And, kukonect natin. So, i-search natin guys yung Estado Makapagal International. At ito ang lalabas. Ayan. And, nakita nyo lang ngayon. Navigation assist is on. So, tingnan natin pag kinlik natin yung go. 2 kilometers, go straight ahead. So, sinasabi dito, pero dito nakalagay, stay same road. So, imagine nyo guys, napaka-affordable ng scooter nyo, pero may ganyan klaseng feature, diba? So, stop muna natin yung navigation.
Ayan yung mga makikita nyo na may bike statistics, rides na pinuntahan nyo, last park location para sa safety nyo na rin kung nawala yung motor nyo, and other stuff. Pwede rin kayong mag-add ng ibang TBS motorcycle if you have other motorcycle from TBS. Bukod nga pala dun guys sa navigation assist, makikita nyo rin dito sa screen habang umaandar kayo, pag may tumatawag sa cellphone nyo, so may caller ID na dito. Not bad, diba? At least alam nyo kung importante ba at kailangan nyo sagutin yung tawag nyo. So, dahil naka-street mode tayo, guys, tingnan natin yung ibang mode. Ayan. Wait. Street mode. Sport mode. Wow! Parang mga track or lap record sa mga big bikes, ha? Yung mga Ducati at ibang big bikes, may ganitong feature guys eh. Tinatrack niya yung takbo nyo, ayan o, may minute second, and may lap timer. Intindi ah. Parang pangkarera tong motor nyo. And then of course, ayan, may top speed pa. Ang bilis at 25. Anyway, average is 11. Ayun, may top speed. 110 ang top speed. Sino kaya gumawa yan? Hindi ako yan guys ah. And pakita ko lang din sa inyo, ayan yung mga buttons, flashing, left and right turn signals, busina. And we also have here yung kill switch. Okay. And ilaw, of course. Ayan guys, makikap yung ilaw. Diwa na ba? And start button. Ito naman guys, meron tayong on-off. So ngayon guys, papakita ko naman sa inyo yung trunk niya and kung paano buksan yung sa gasolina. So ganda o, ganda ng emblem. And torque 125. Then of course, sasasiyan natin. If you want to open the tank, turn left. Yan, so open na siya. Okay? Put it back. Then if you want to open this, turn it to the right. Yan. So, napakalalim nitong kanyang lalim ng upuan. And pwede kayong maglagay ng helmet actually eh. Full face is okay, pero of course, depende kung gano'ng kalaki yung full face nyo. Depende sa size at depende sa design. May mga helmet kasi na sobrang haba or sobrang bulky, di ba? But regular size helmet, good dito, I think. So, of course, ayan, may papel, may tools. And meron ding charging feature itong motor na to. Dito guys, sasaksak nyo yung USB cable nyo. But of course, you can only use that if your motorcycle is on. Habang tumatakbo kayo, pwede kabit nyo yung cable dito and then pwede kayong mag-charge ng inyong mga device. So, let's close this. And let's walk around this motorcycle. In fairness, maganda siya ha. At ito pa to, guys, sa pinakita sa akin. Ito ay apakan ng passenger on the left side. Sa India, usually, ang kanilang mga passenger, hindi yung dalawang paa ang nakalusot sa both sides or tigisang sides. But instead, one-sided lang yung pagsampa nila sa motor or pag-angkas. So, both feet nandito. Ito ay demo bike. So, merong ganyan. All direct kasi siya sa India. Pero yung mga lalabas na local units, wala nang ganyan. Magiging footstep na lang ay ito, both sides. So, bukod sa side stand, meron din tayong center stand. And this color is the metallic gray. We also have metallic blue and matte red. Yan, and torque. Maganda siya in fairness, ha? Nakalagay N-Torque and then Smart Connect. Of course, TBS. Ayan. Ito naman ay naka-ready para sa front plate. I'm not sure if yung local unit merong ganyan. Pero madali naman siyang tanggalin. Ayan. This again is the metallic gray. Other colors are metallic blue and matte red. And torque. Gusto ko yung emblem niya. Ang social. CVTI. And gusto ko yung accent sa upuan, guys. Lakas makasosyal. Yung red. Yan. Eh, napakagaan itong motor na to, in fairness, guys. Nung gamit ko siya kanina, talagang ang gaan ng motor, ang gara.
pero hindi naman bitin yung power. Kasi di ba usually pag parang masyado magaan, parang bitin yung power. But this one is very nice. So mamaya pauwi, tatakbo na naman tayo. Share ko na naman yung ibang details about this TVS and Torque 125. A few minutes later. Para makita nyo mamaya, dito yung lumalabas. Again, nasa ano tayo ah, stats. Tayo ay, uy, kita nyo guys, lumalabas yung ano, yung address. Ang galing, di ba? Ligas 2 daw, ligas 2. Galing. Paka-high-tech naman pala talaga. Tama na may tawag na, this is the first sporty smart scooter in the Philippines, and it's from TVS Motor. So yan, ride na tayo. Chill ride lang tayo guys. So, ito nga palang TVS and Torque 125. Wala pang 80,000 to guys. So, for me, with all those features na meron siya, and the uniqueness as well, kasi hindi pa tayo swamp ng ganitong scooter sa market, very sulit yung ibabayad nyo. Para sa akin, okay na okay din yung seat niya. Very comfy. Hindi siya sobrang lapad pag nakaupo ka na. Hindi rin siya sobrang kitid. And malambot yung upuan. Yung grips, okay na okay din. The brakes are good too. Ba yung ating camera. So tayo ay overtake. Uy! Ang alikabok. Ingat guys, pag ganito maalikabok, sigurado madulas ang kalsada niya. Kasi may ginagawang parte na may mga seme-semento pa. Anyway guys, nakikita niyo naman yung information. Ipat ko lang. A few inches later. Todo na to. Kaya lang medyo malubak. In fairness, parang totoo nga yung 0 to 90 seconds. 60 km per hour na. Bilis natin, no? Oh, in fairness. Hindi pa to straight, ha? Love this bike. Tipo tayo. Tingnan niyo guys ah. Diwanag, di ba? O yan. Dilim dito ah, in fairness. Yan yung lights niya sa gabi. Wee! Sarap gamitin. So again guys, this is the TVS and Torque 125, the first sport smart scooter. So thank you so much for watching me on this vlog. Please follow me as well on my Facebook, TikTok, and Instagram.
And I will really appreciate if you click on the subscribe button. See you again next time, guys. Bye-bye, mga kitaki!